Alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa servisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-a-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami na kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines nang hindi mo na kinakailangan mag-setup ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na! Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital
para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya, operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link, ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special and limited promo price na 17,888. All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to. At kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Oh yes, all right. Hello. All right, magandang gabi, Luzon, Visayas, and Mindanao. Saglit lang po, ayusin ko lang ha. All right. Yes. So, pakilala ko po sarili ko. Ako po si AD Rene Ison. Okay. So, wala pa ba tayo online? Online na ba tayo? Ayan, live na. Okay, thank you so much, Miss Yen. Ayan, so, hello po sa lahat. Again, Luzon, Visayas, and Mindanao. And thank you, Miss Yen, sa pag-assist. At, ayan. Okay, welcome po natin yung ating mga guests. Welcome natin yung ating mga first-timers po dito. Okay, so, salamat po in advance ano, sa inyong pagpapaunlak sa inyong mga sponsors. Okay, kasi siyempre alam naman natin okay na super busy ang mga tao ngayon, tama ba? Tama, di ba? Super busy mga tao ngayon, hindi na mahagilap, pero kayo nahagilap po nila. And we guarantee you, ladies and gentlemen, magugustuhan niyo po yung ipapakita naming napakagandang opportunity na to na pwede nating mapagtulong-tulungan at magawa ngayong panahon ng pandemic. Okay? So yes, start na tayo. Mag-greet para sa ating mga nanonood ngayon sa ating live ano, sa Facebook. And of course, kung gusto nyo pong mapanood ito ng inyong mga kilala, all you have to do is to add them dito po sa ating online franchise group na page. Okay, so ayan. So hello kay Dante Villarus, watching from Baguio. Wow, kumusta naman dyan sa Baguio? Okay, Sir Dante Villarus. Kay Joel Salurio, namiss ko ng Baguio. No? Tagal na namin ginakakit sa Baguio. Okay, mula nung nag-pandemic. Okay, so, hello kay Inoel or parang Leoni ata to. Leoni Ferrer, okay? Ayan, binaligtad. Huwag niyo pong baligtarin ang pangalan niyo para hindi kami nahirapan magbasa. Okay, kay Diana Lorenzo, how are you? Kay Joel Salurio, okay, pakilagay naman po kung nasaan kayong lugar para mabati namin. Kay Lenny Rose Gupit, ayan, Lilibet Malikden Soratos, alright, kasi si James Marlo Carcalias, Joel Salurio, yep, JM Balela from Talisay, Batangas, sayo no, 'di ba? So kasi maraming JM, 'di ba? Pero isa lang yung JM Balela ng Talisay, Batangas. Yeah. So Belhanda Fortu Agas, of course. Kay Gia Andres Rivera,
Bel, kay Rachel Javier Hernandez, kumusta po dyan sa Dubai? Kay Elaine Fuerzas, okay? Alright, kay Sir Joel Salurio, sabi niya, good evening lahat, Team Unstoppable, of course. Diba, yun yung team niya. Eric Dags, kumusta po? Maybelline Lipata, alright, kay Norbert Wong, uh-huh. Kay kay Jemima, Jem Pison, Gimotea, o Gimoti, kay Sir Gary Yabao, ang bagong TikTok sensation, Matini Idol ng Dubai. Ano ba yung title na yan? Grabe, nakakatuwa yung mga TikTok niya. Panoorin niyo si Sir Gary Yabao, ang lupit. Okay, kay Josephine Kabatuan, okay, watching from Canada. Wow! Watching from Canada. Ingat po kayo dyan, okay? Alam namin, malamig lagi dyan sa Canada. Okay, Ralph Proced Deborah, of course, kay Eric Dogs, okay, from Thailand. Oh, Sir Eric, how are you? Sa Thailand, alright. Si Elaine Fuerzas from China. Wow, grabe, China. Umabot tayo. Kabanatan Marites, of course, Emilita Milan, Maricel Gonzalez from taga Vizcaya po. Ayun, no? Si Ma'am Emilita, napakalayo niya, Emilita Milan, taga Pasig, kapitbahay. Okay, hello po kay Melody, okay, yan, no? Napangalan ko, Melody Gamau ng Oman, no? Yung mga binabaligtad na pangalan. Thank you, Ma'am Melody. Kabanatan Marites, of course, kay Bernadette Nagares Anyonebo, watching from Jeddah, kay Dante Villarus, of course, okay, from sa Baguio, ano? Sana makapunta kami dyan sa Baguio at mapasyalan namin kayo dyan, Sir Dante Villarus. Kay Asia Flores, kumusta po? From Angeles City, Pampanga. Naku, may pabengi ako nga. Aron eh. Kapampangan ko, Ken. Janetto San, watching from Tokyo. Of course. Janetto San, alright? Nabibingi po kasi ako, pasensya na. Okay, Cherry Nacion Simplelo from Maryland, USA. Ooh, Maryland, ha? Alright, kay Isa Flores. Sino pa, sino pa? Julie Matanggihan. Di natin matatanggihan ito talaga. From Italy, of course, Richard Mahinay, watching from General Trias Cavite. Ito, Cavite po, lugar na mga matatapang. Oh, totoo yan. Kay Isa Flores, ayan, Merlin Pasia Genosa, ayan, from BGC, haro, sa BGC, malapit lang din dito. Judith Yumo Bangoy from Bangkok, alright, Bangkok, Wanalin Bangkok, ayun, ganun, ano? Okay, anyway, kanta lang po yun. Reynante Bausas, good evening. Okay, so si Jocelyn Felicilda Silagan, alright, from Cabuyao, Laguna, Philippines. Alright, so anyway, sino pa? Aha, sino pa, hindi ko na mabati dito. Kay Mark Anthony Mojica, watching from where? From work. Watching from work, kaya nakikinig sa Wild Presenting. Okay, anyway, Isa Flores, and then Charmay Borja from UK. Ayan, so nabati na natin yung iba. Kay Jeneline Abrea Segundo, alright, and Jocelyn Menor Morada. Okay, anyway, ladies and gentlemen, ayan, siguro naman wala na akong dinabati. Mamaya magbatihan tayo ulit. But ang purpose natin ngayon is ibigay natin, ipakita natin kung gaano kaganda yung sinasabi natin negosyo na napapanahon, na pwedeng-pwede mong gawin while nasa bahay ka lang. Oh, remember, extended na naman ang MECQ. Pimentel Production. Ito na lang ang magagawa. Okay? So, anyway, enjoy na lang po natin na habang MECQ, tayo po'y kumikita at kikita. Alright? At malay mo, habang MECQ at habang lockdown ka, doon ka maging milyonaryo. Gaya ng mga nangyayari sa mga kaibigan natin ngayon na talaga namang nung panahon ng pandemic, doon pa kumita. Okay? But anyway, let me share my screen. Okay? Let me just share my screen para makita na natin kung ano yung sinasabi ko. Alright, so share ng screen. There you go. Alright. So, eto na. Sabi ko na nga ba eh. Eto na. Ayan. So,
nandito po tayo ngayon sa Tok Tok Online Orientation, okay? Bigyan nyo lang po ng maikling oras lang naman po ito, ano? Bigyan nyo lang po ng konting focus para at least makita nyo yung beauty ng negosyo na ino-offer namin. Okay, so your Tok Tok journey starts now. Now, as you all know, of course, pandemic! COVID-19, nasanay na tayo, tama? And ngayong na-extend na naman ang MECQ, eh, yung tao, ay, sanay na sila. Okay lang yan. Wala na silang pakialam dyan. Importante, kumikita sila. Tama? Importante, kumikita sila habang naka-MECQ. Now, ladies and gentlemen, ito ipapakita namin napakaganda. Pero pag-usapan muna natin yung normal na nangyayari pag may MECQ. Siyempre, protocol, don't forget, wash your hands, don't forget, social distancing, di ba? Pag kayo lumalabas, and don't forget also take your vitamins, and of course, your layers of protection, yung copper mask natin sa kayo, ninja iron natin, at marami pang iba. Okay, so anyway, kalungkot lang na tayo dudulot ng tuloy-tuloy na lockdown na to or MECQ na to kung anong nadudulot sa ekonomiya ng ating bansa, okay, at sa mga negosyo na mga kilala at kaibigan natin. Yan po yung mga nagsasara, nalulugi, tama, at kasalukuyan po na may nagsasara at kasalukuyan nalulugi at nag-iisip na isara na dahil anak, extended na naman. Okay, anyway, mga kapatid, well, normal na po yan, masanay na kayo at we have to live with it, okay? Nabubuhay na po tayong mahigit na isang taon na may COVID ang paligid natin. Ngayon, nagiging matapang na tayo minsan kasi bakit? Ano, hindi ako lalabas? O hindi kami kakain? Mga ganon, di ba? Kaya nga, nako, tamang-tama po itong i-discuss nating negosyo sa inyo. Okay, so, ladies and gentlemen, marami pa rin ang mga nag-aabang sa kalsada minsan, humingi ng ayuda dahil sila yung mga daily wage earners po na wala talagang pinagkakakitaan. At did you know, 80% po ng mga Pilipino ay kailangan ng ayuda? Yes. Kung ikaw, okay, hindi mo kailangan ng ayuda sa panahon ng pandemic, aba maswerte ka. Okay, meron kang ipon o meron kang magandang trabaho. Kung ikaw may trabaho ka ngayong panahon ng pandemic, maswerte ka, kapatid. Napakapalad mo kasi yung iba na walang punong pinagkakakitaan. And siyempre, hindi natin matatanggi na ang mga OFWs natin kasalukuyan pa rin nagsisiuwian. Ano? Marami nang nakauwi at marami pang umuuwi. Okay, kasalukuyan at planong umuwi. Okay, dahil wala na trabaho sa ibang bansa. Wala nang opportunity. Okay, so sila'y makakadagdag sa mga unemployed na mga Pilipino. Okay, kaya anong gagawin natin? Nako, stay tuned. Malalaman nyo kung ano pwede natin gawin. Kasi, did you know, marami mang humina, marami mang negosyong nalugi, pero may mga negosyo namang lumakas sa gitna ng pandemic. Yes, kapatid, ito'y pag-usapan natin. Mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemic. Okay, so unang-una, yung negosyo na may kinalaman sa pagkain. Okay, may kinalaman sa pagkain, yung food industry na tinatawag na hindi nawala sa limelight. Kasi bakit? Naka-lockdown man yung mga tao, kakain pa din. Yung mga basic needs nandyan pa rin. Habang buhay yung tao, siguro kakain siya, no? Ganun talaga eh. Normal yun. If you don't eat, you die. Okay? So pagkain at mga distributors ng mga pagkain na to, sila po yung mga namayagpag. Basta anything related sa pagkain, ako, it's either malakas ka or malakas na malakas ka. Okay? Sakalam ka, sakalam. Okay? So ito po yung mga pinilahan natin. Correct? Yes. At ang binibili natin, supposed to be weekly lang, ngayon, ang binibili natin ay pang isang buwan, pang tatlong buwan. Eh, di ba? Mahirap na. Baka ma-lockdown na naman at walang makain, di ba? Problema pa. So anyway, lumakas po ang negosyo mga to at wala tayong magagawa, eh, natsambahan at tsempohan nila. Tama? Kaya ito po yung mga negosyo na dapat nating titignan-tignan. Okay, so, isa pa, negosyo na may kinalaman sa health. Nako! Oo, kasi priority ngayon ng mga tao, hindi lang sa mga Pilipino, no? Mga tao sa iba't ibang bansa ay yung health nila. Kaya kasi, kapag ikaw dinapuan ng COVID at healthy ka, baliwala yan, COVID na yan. Pero pag ikaw dinapuan ng COVID at hindi ka healthy, nako, tatamaan agad, ano, baga, tatamaan agad yung ibang mga parte ng iyong katawan na mahina. Okay, kaya maswerte ang mga malalakas ang katawan. Kaya mga immune system booster, okay, na mga pagkain ay talaga namang kailangan sa panahon ngayon. Health is wealth. Naku, ngayon nila naiintindihan ng health is wealth. Buti na lang, dati pa,
Okay? Alam na natin tong health is wealth na to at ginagawa na natin sa katawan natin. Pero yung iba, ngayon pa lang sila nagsisimulang maging health conscious. Pero take note, ladies and gentlemen, ang mga negosyo na may kinalaman sa health, nako, namayagpag yan at namamayagpag kasalukuyan. Okay? Ultimo nga vitamin sila nakakasahapdi ng tiyan, nabebenta pa din. Ultimo yung saging na nabalita, okay, na nakakagamot daw ng COVID-19. Nako! Hindi lang naman saging, lahat naman ng prutas at gulay. Tama? Yes. ito po, mga distributors po ng mga gamot na to at saka mga food supplements na to, sila po yung mga nasa limelight din ngayon na negosyo. Tama? Agree? At hindi lang yan, mga gamot, pati po yung mga basic needs natin, andyan din. May mga shampoo, toothpaste, di ba? Sabon, tama? Beauty products, okay, gamit ng mga bata, may ice cream pa dyan, ano? Gamit ng mga bata, like yung gatas, diaper, tissue, di ba? Wet wipes, okay? So, ladies and gentlemen, yan po yung isa sa mga pinilahan natin kasi nandyan din ang mga basic needs na kailangan natin. So, dalawang negosyo na nabanggit natin. Ito po yung negosyo na may kinalaman sa pagkain, negosyo na may kinalaman sa gamot, okay? O yung health, okay? O health na tinatawag, okay? So, ayan. So, ladies and gentlemen, ako, meron pang isa. At ito ngayon yung fo-focusan natin. Ito pong delivery service. Kasi sa totoo lang, malakas itong dalawa na to na nabanggit natin, yung health and food. Pero, hindi aabot sa mga kliyente. Okay? Ng mga health and food na mga kliyente nila, hindi aabot yan sa kanila kung walang delivery service. Yes, delivery service po ay napakagandang negosyo, napapanahon, at mananatiling number one po ito maski mawala yung COVID. Why? Sa bansa, okay, na mga mauunlad at paunlad ng paunlad gaya ng Pilipinas, nako! Hindi man po at kailangan po natin ang delivery service. Okay? Lalo na Pilipinas ngayon, bumibilis na yung komersyo kasi nagdudugtong na yung mga tulay sa north and south, tama ba? Yung mga super highways natin, mga skyways natin, okay? Ay talaga namang yung pong tumatawag sa akin, Sir Boots, wag po kayong tumawag sa akin dahil po ako ay naka-live, okay? Pagsabihan naman si Sir Boots, wag pong tumawag sa akin, okay? So, nawala po ba ako? Naputol? Miss Yen, pakicheck. Hello, Miss Yen? Okay. So, tuloy lang po tayo. Pakisabi naman po kay Sir Boots, huwag siyang tumawag dahil po tayo naka-live. Okay? So, nasan ba ako? Delivery service. Yes, ito po yung talaga namang number one ngayon, ano, na negosyo kasi halos lahat pinapa-deliver na. Okay? Pinapa-deliver na. Basta pagkain ako, pinapa-deliver po yan. Okay? Grocery, palengke, na binibili mo sa palengke, hindi po yung palengke, yung binibili mo sa palengke, pwede na po yung ipabili yan. Meron po tayong pabili service ngayon, tama? Ladies and gentlemen, even sa mga restaurant, yung mga restaurant na gusto mong kinakainan, mga ulam na gusto mong ulamin, mga kapatid, okay? Yan po ay talaga namang dinideliver na din. Kaya naging number one po, ano, ang delivery service. Hindi lang po yan, hindi lang sa pagkain, pati po itong mga, okay, gustong-gusto nating bilhin na sapatos na kung minsan, kadalasan di mo naman sinusuot, naka-display lang sa cabinet at naialikabukan lang kung minsan. Tama? Ewan ko ba? Okay? Ang dami na sapatos, bibili pa. Okay, now, ano pa? Mga kapatid, mga gadget, appliances, pwedeng-pwede na yan bilhin online. Okay? At take note, pinapadeliver na rin po yan. Siyempre, kapag binili mo yan online, i-deliver po yan at your doorstep. Tama? Yes, ladies and gentlemen, ito po, ano? Ito yung mga dahilan kung bakit number one ang delivery service. Kasi halos lahat ngayon, pinapa-deliver na, hindi lang po documents. At take note, ha, mas madali pong bumili ngayon online. Kasi, bakit? Kasi may comparison ka. Okay, may reviews. Hindi ka tulad dati, pupunta ka from one store to another. Okay, pupunta ka para bilhin o tignan lang, i-compare lang ang isang item. Ngayon, ang gagawin mo po is, pumunta ka lang online, may mga reviews, makukompare mo kung alin ang pinakamagandang gadget or appliances na swak sa budget mo. O di ba napakaganda, napakadali, di ka naalis sa bahay mo, safe ka pa, at take note, lahat yan dinideliver. And not to mention, yung mga halaman, nako, kaway-kaway mga plantitos and plantitas dyan, di ba, na nahihilig maghalaman at na magbenta ng halaman.
dinideliver na rin po yan. Good news. Tama? So, hindi ka na mahirapan sa iyong mga kliyente kasi pinipick up po yan sa bahay mo o kung saan shop mo. Okay? At dinideliver po ng mga delivery service po natin mga riders. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit ito pong delivery service, ito yung number one na negosyo ngayon, ito yung napapanahon at ito yung kailangan natin. Tama? Yes, yes, show. Okay? Now, ito, alamin natin, maganda ang negosyo na delivery service. Ang tanong, magkano kaya kinikita ng mga may-ari nito? Di ba? Napakagandang tanong yan. Napakagandang tanong yan. Tama ba? So, okay, mga kapatid, alamin natin kung magkano ang kinikita ng isang traditional na delivery service operator. Eto po. Okay? Eto po yung kinikita. 1.8 million pesos per month. Approximately. Okay? Eto po yung mga numero. Tingnan natin. 200 riders lang. Take note ha. 200 riders lang. I-multiply mo ng 150. Multiply mo ng 10 deliveries per day. Yung 200 na yun, nakaka 10 deliveries per day. Multiply mo ng 20%. Kikita siya ng 60,000 pesos per day. Multiply mo ng 30 days, 1.8 million pesos per month. Kasi po, ang kita niya is 20% sa transaction ng deliveries. Okay? Every deliveries, every delivery fee, meron siyang 20%. Siya po yung may-ari ng kumpanya. Okay? 20%. Tandaan mo yan, ha? 1.8 million na kinikita. Eh, take note, 200 riders lang to. Eh, yung isang nag-ooperate po ng nationwide na delivery service, meron po yan mga 20,000 delivery boy or riders. Okay? 20,000 to 30,000. Tama? Eh, tingnan mo kung magkano kita sa 200 pa lang. Di ba? Ladies and gentlemen, ganyan po kaganda ang negosyo dito. Okay? Wow, di ba? Now, eto yung tanong. Maganda pala negosyo, napapanahon, pero bakit? Pero bakit? Subalit, data po atay. Pero bakit kokonti ang nagtatayo nito? Bakit kokonti nagsaset up nito? Alam nyo ba kung bakit? At lalo na ang malupit, puro foreigner po ang mga nakakapagtayo. Anong kadahilan kaya? Alamin natin. Okay? Ito po yung mga dahilan kung bakit puro foreigner lang, mga multinational companies lang ang nakakapagtayo ng delivery service na negosyo. Why oh why? Dahil po sa mga ito. Okay? Software development, 30 million. System maintenance annually, 15 million. Eh, not to mention yung office na rerentahan, mga trabahador o employee empleyado na susuelduhan at mga business permits etc etc. Tawag diyan OPEX. And did you know, according po sa studies, ang OPEX po minsan at kadalasan siya po ay nagpapadapa sa isang negosyo. Why? Kasi kailangan mong bayaran 'to kay kumita ka that month or hindi. Kailangan mong bayaran, fixed po 'yan, monthly na binabayaran. Kailangan mong bayaran 'yan, okay? Kaya walang choice yung iba kundi magsara lalo na ngayon nag-pandemic. Tama? But anyway, ayan po yung mga okay, data na makikita nyo okay, kung bakit kokonti po ang nagtatayo ng ganitong klaseng negosyo. Okay, so ladies and gentlemen, gusto mong ng negosyong ito, ano, pero wala kang million, still, gusto mo yung negosyong ito, ano kaya yung pwede nating gawin? Okay? You don't have millions, pero gusto mo yung negosyong ito kasi nakita mo yung kitaan at saka nakita mo napapanahon. Ano kaya ang solusyon? Ang solusyon, don't worry, ladies and gentlemen, meron pong bagong player. Take note ha, meron pong bagong player ng delivery service ngayon na umaarangkada at mag 3 months pa lang po siya, no? Magpo 4 months pa lang siya nag-ooperate. Pero take note, ito pong delivery service na to ay napaka-affordable. Hindi mo na po kailangan ng milyon. Ayun ha, good news, hindi mo na po kailangan ng milyon. Okay? Okay, totoo po yan. Hindi mo na kailangan ng milyon. Dahil, ladies and gentlemen, nako, eto na, umarangkada na po at natalo niya yung mga nauna. Okay? Take note ha, natalo niya ang mga nauna. Okay? Bakit? Kasi po napakababa ng pinaka-negosyo po or pinaka-package po ng negosyo na to. 288,888 na lamang po. Yes, all-in na po ito. All-in na. Again, all-in na po ang negosyo na to na sinasabi namin. Kaya matuwa ka na, kayang-kaya mo na to, ordinaryong Pilipino, alright, kayang-kaya mo na magkaroon ng delivery service na negosyo. Alright, so ladies and gentlemen, introducing TokTok. Yan po yung pangalan ng delivery service na bagong-bago ngayon na talaga namang nangunguna na, kabago-bago ay nangunguna na, okay, at sumusunod na yung mga nauna, okay?
sa kanya. Okay, tayo na po nag-set ng trend. Ladies and gentlemen, yan po yung Tok Tok. Okay? Now, ito po yung pinakabago, pinakauna, okay? Online franchise operator delivery service. Take note, ha? Hindi po ito traditional. Ito po yung pinakabago kasi sa traditional, hindi po talaga kakayanin. Okay? Hindi po po pwede. Okay? Sa puhunan pa lang, hindi na natin kayang gawin yan. Now, ito po yung online. Pinaliit ang puhunan pero halos the same naman kung paano siya mag-operate. Okay? At siyempre, ito po ay franchise. Gawa na siya, may sistema na siya. All you have to do is, ikaw na lang ang kulang. Okay? All you have to do is to, okay, avail of it. Okay? So, now, ladies and gentlemen, para makilala at sumikat ang pangalan ng Tok Tok, dahil ganyan po talaga sa larangan ng franchising, ano? Kailangan sumikat at makilala yung brand. Okay? So, ito po, mga ambassadors po natin, makikita niyo po ang billboard niyan, mga kapatid. Doon sa Guadalupe, nako, sa Guadalupe Tulay, okay? Sa Tulay ng Guadalupe banda, okay? Makikita niyo po yung napakalakit, napakahaba at sila pong apat ang nandoon, no, 'di ba? Sina Katngel and Aldab, nako, makikita niyo po yung sa Guadalupe. All right, nako, pag napadaan kayo doon, picturean niyo. All right. So, ayan po yung mga brand ambassadors and ambassadors natin. At siyempre, not to mention yung kay Wawa Win, ano, si Kuya Will. Okay, dahil sponsor din po tayo diyan. 'Di ba? Yung tok tok tok, 'di ba narinig niyo na yun yun. Okay, so ladies and gentlemen, alamin naman natin kung ano sino ang mga nagtayo nito. Walang iba po kundi si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, sila po yung mga batang-batang negosyante na nagtayo ng Tok Tok. At take note, ladies and gentlemen, ang mga negosyanteng ito na batang-bata na kasing idaran lang natin ay talaga namang sikat na sikat sa larangan ng negosyo ngayon. Why? Kasi po hindi lang po ito yung negosyo nila na tinayo. Ang dami po nilang negosyo at lahat po ng tinatayo nila negosyo pumapatok. Kaya po itong Tok-Tok, sigurado ko, siguradong-sigurado papatok po ito. Okay? So sila po yung mga multi-awarded na negosyante, batang-bata pa pero multi-awarded na sila. Okay? Now, ladies and gentlemen, ang dami nilang award na nakukuha at ang daming nakakakilala sa kanila na. Alright? So, ladies and gentlemen, ayan po, ano? In fact, na-feature po sila. Madara sila ma-feature sa TV, sa newspaper at saka sa mga magazine. Isa sa mga magazine na nag-feature po sa kanila is yung Stargate People Asia Magazine. Nako! Opo! Okay? Actually, dyan po nanggaling yung sinabi nila na the first kings, binasagan sila the first kings kasi sila po yung nagtayo ng Siomai King, yung masarap po na siomai. Okay, now ladies and gentlemen, they are building an empire. So hindi lang po isang kumpanya nila, madami po sila, and they keep on helping people by building opportunities like Tok Tok. Okay, sila mayaman na, okay na, pero gumagawa pa sila ng mga paraan para maraming matulungang tao. Okay, kaya po sila yung mga boss natin. Saludo po kami sa inyo. Okay, ladies and gentlemen, how does Tok Tok works? Paano po umaandar o paano po nangyayari ang Tok Tok? Okay, ito po. Napakasimple. Kung may papadala ka, nako, ipatok tok mo na po yan. Ano man yan. Okay? Ano man yan, i-book mo lang po sa Tok Tok app. Okay, i-book mo lang po sa Tok Tok app ang iyong ipapadala, and then manonotify na po ang riders, at ang rider po ay nako, po-communicate agad sa'yo, tatawagan ka at pipick upin yung iyong items o yung iyong papadala, o yung parcel mo, o kaya yung ipapadala mo sa mahal mo. Alright, so ano man yan, pipick upin niya ni rider kaagad-agad at i-deliver niya kaagad-agad ang item na yan. So ladies and gentlemen, ganun lang po kasimple umaandar ang Tok Tok. At sa transaction na to, may pakinabang ka dito kasi kasali ka dito. Okay, hindi lang sila ang kikita, ikaw din kikita. Okay? Ayan, now, ang mission and vision po ng ating kumpanya ay napakaganda. Kasi po, ang mission niya ay magbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino ngayon na nagbabago na ang takbo ng buhay. At siyempre, okay, ang vision niya hindi lang po ito sa Pilipinas, kundi umabot pa sa iba't ibang bansa. Okay? Now, instead of millions, ito na 288,888 na lamang, pero sa bait po ng mga may-ari, ginawa na lang 58,888. Oh, di ba? Napakababa na. And limited time offer lang po ito. Avail nyo na. At ang inclusions po nito,
58,888 mo, ito pong personal delivery link dahil po ito ay purely online, okay? Meron din kayong operator's portal para ma-monitor yung kita nyo. So yung personal delivery para kumita ka din. So maraming paraan para kumita po dito. And then, meron kang full technical support dahil po ito ay purely online. May technical support ka, okay, na kung saan magta-train ka online din po. Meron din po kayong customer assistance hotline na pwede mong ma-email at matawagan Monday to Sunday 8 a.m. to 6 p.m. Alright, yun po inclusions ng ating package na 58,888. But wait, ladies and gentlemen, there's more. Why? Dahil pinababa na pong pinababa para maging affordable na po siya. Para maging affordable siya sa ating mga Pilipino na mga nawalan ng mga trabaho. Okay? Ang package po ng TokTok ngayon ay 17,888 na lamang. At ang malupit pa nito, ang maganda pa po nito, TokTok na delivery service plus. Ano po itong plus na to? Plus, ito po, Showmaking Express, naku, Boybon.mang Box, Siopaw the King, Potato King, Noodle House, Burger Factory, Ninja Ion, Copper Mask, at ang ating Copper UV bottle natin. Grabe, no? Ang dami. At ito, hindi mo kailangan ng physical inventory dito, pwede kang kumita. Again, hindi mo po kailangan ng physical inventory para kumita ka sa mga food cart franchise po natin na to, online franchise natin na to. Alright, so, ganda, di ba? Yes, okay, habang mababa pa, 17,888 na lamang. Grab nyo na po yung opportunity na to. Nako, hindi pala grab. I-tok-tok nyo na po yung opportunity na to. Nako. Anytime po, pwedeng tumaas ito. Kasi bakit? Ang isang franchising, pag sumisikat ang sumisikat, tumataas ang tumataas po yung ating franchise fee. Pero habang mababa pa, nako, i-avail nyo na yung package na to at ang opportunity na to. Okay, hindi po panghabang buhay. Okay, so limited time offer lang po ito. Okay, so paano ka naman kikita sa pinuhunan mo, ano, na 17,888? Ito po, tatlong paraan para kumita ka. Unang-una, pwede kang kumita ng 3%, pwede kang kumita ng 7%, at pwede kang kumita ng 80%. Pwede kang kumita ng 3% sa pamamagitan ng pagiging online franchisee. Pwede kang kumita ng 7% sa pamamagitan ng pagiging TokTok operator. At pwede kang kumita ng 80% sa pamamagitan ng pagiging TokTok rider. And either of the three will do. Ibig sabihin, pwede mong piliin kung alin ang gusto mo dyan or gawin mo sila lahat. Kung masipag ka, gawin mo sila lahat. Alright? And paano po yan kikita? Isa-isa, i-discuss natin. Sa pagiging online franchisee, napakadali lang po. Pag ikaw bumili ng package at in-encode ka ng iyong sponsor, okay, in-encode ka ng iyong sponsor, okay, mabibigyan ka na ng franchise ID number. Pag nabigyan ka ng franchise ID number, matuwa ka na kasi pwede ka nang kumita noon. Okay? So, paano kakikita doon sa iyong franchise ID number? Okay, all you have to do is sundan mo po yung napakasimpleng sistema. Okay? Pwede ka na pong kumita ng 3% sa pag-share ng iyong personal delivery link and referral code. Unahin natin delivery link. Ito po. Personal delivery link po ito, ha, nakapangalan po sa inyo, kaya personal. Ito po yung pinaka-pattern po ninyo na gagawin. https://toktok.ph/delivery/your ID number. Okay? Now, ito pa. Okay? Yung isa. www.toktok.ph/delivery/your ID number. So, huwag niyo pong kalilimutan na yung ID number niyo. Nasa dulo po yan lagi. Okay, nasa dulo po lagi yung ID number po natin. Paano malalaman kung tama ito? Well, i-click mo po yan, ilagay mo sa browser mo, i-copy mo, ilagay mo sa browser mo. Okay, mangyayari niyan, makikita mo pangalan mo. Kapag nakita mo pangalan mo doon, nakalagay, welcome to Rene Ison Delivery Link. Tama, ibig sabihin yung delivery link po. So, all you have to do then is to copy it and share it to your friends, mga kakilala, kamag-anak, di ba? Or sa mga hindi mo kakilala. Pag yan, in-avail po nila, at ginamit po nila yung link na yan at nagpa-deliver sila, congratulations, may 3% ka. Ganun lang po kasimple. May 3% ka kaagad. Alright? Dali, di ba? Share lang ng share. All you have to do is you share, we deliver, you earn. Oh, you post, we deliver, you earn. Ganun lang po. Okay? Now, pagka-click nila, papasok po sila sa booking na natin. Okay? Sa booking page natin. Pag yan, again,
na-deliver at naging successful, may 3% ka. And paano naman po ang referral code? Pwede ka rin kumita ng 3% dito. So ang referral code, ito po yung code mo, ladies and gentlemen, yun pong code na to ay yung pinaka-ID number mo. It is a combination of letters and numbers, okay? Or numbers lang. Depende kung anong ma-assign po sa'yo. Alright? So, ito ang gawin mo sa mga kilala mo. Tawagan mo sila, lalo na po yung mga online sellers. Tawagan mo po yung mga yan. Lalo may mga merchants, may mga negosyo, tawagan niyo po ang mga yan, kapatid. Napakadali po. Okay? Napakadali po. Ang gawin mo, ganito, bigyan kita ng script. Ito yung script, ha? Sabihin mo, hello, friend. Nako. Okay? Balita ako, napakalakas ng iyong negosyo ngayon na online selling. Gusto kitang suportahan sa negosyo mo. May alam akong delivery service na napakamura. Okay? Eto, i-download mo yung kanilang app. Lagay mo lang yung mobile number mo doon, yung first name mo, last name mo, email address mo, at ilagay mo yung referral na to, and then i-save mo na. Pagka-save mo, pwede mo nang gamitin yan, friend. Makakatipid ka sa iyong negosyo, malaking katipiran yan, okay? At makakatulong sa iyo ito. Okay? Remember, makakatulong sa iyo ito. Tutulungan, makaka-save ka dito. Okay? Tutulungan kita. Eto. Mga ganun ba? Okay, bahala na kayo kung ano yung script na pwede yung magawa. Okay? Pero yun po yung guide natin. So, kapag yan sinave na at every time gamitin nila yan, meron kang 3%. Kapag successfully delivered. 3%, 3%, 3%. Ako, imagine mo yung isang online seller po, pag na, makahanap ka, makakita ka, nakakagawa po sila ng mga 100 deliveries per day. Totoo yan. Mga malalakas na online seller. Eh, tingnan mo naman, ha? Di ba? Tingnan natin. Ito po yung computation. Pwedeng umabot ng 200. Pwede pong umabot na 200 booking per day. Tama ba? Yes. Pwede yan. I-multiply natin ng 150 delivery fee. Multiply mo ng 30 days and then 3%. Abot ng 27,000. Correct? Aabot? 27,000? Yes. Now, kung hindi ka naman naniniwala na kaya mong kitain itong 27,000, o sige, kalahati na lang ng 27,000. Kung kalahati ng 27,000, mga 13,500. Makakatulong na ba yun sa'yo? Pambayad ng utang mo? Kay Mumbai? Pambayad ng Netflix? Pambayad ng ano? Ng internet? Pambayad ng tubig? Ilaw? Di ba? Yes. Iba na po yung may pinapasok kang negosyo or mayroon kang pumapasok na income sa'yo, hindi puro palabas na palabas na palabas. Madedrain ka. Okay? So, ladies and gentlemen, online franchise pa lang yan. Sharing your personal delivery link and referral code. Okay? So, ito yung isang paraan. Ulit, pagiging operator. Paano naman maging operator? Napakadali po. Applyan mo lang po ito. Kung yung kanina, automatic siya. Ito hindi. Kailangan mo siyang applyan. Okay? So, meron ka pong ano, anim na paraan para makapag-apply ka. Okay? 6 steps lang. Napakadali. First is, go to our website. And then, pag nandun ka na, i-click mo yung become a TokTok operator. Pagka-click mo yan, papasok agad yung landing page na to. Landing page natin, ilagay mo yung mga informations mo dyan. Okay? Ito po yung registration form. Okay? So, registration form, ladies and gentlemen, fill upan mo. Pag send mo yan, nako, makaka-receive ka ng confirmatory text na na-receive na nila ang iyong application form. And then, ang kailangan mong gawin, mag-attend ka na ng formal training. Okay? Ang formal training po natin, ginagawa natin Monday to Saturday, 10 a.m. at saka 1 p.m. Kasi MECQ. Again, 10 a.m. and 1 p.m. lang po. Wala po tayong 4 p.m. pag MECQ or ECQ. Okay? So, Monday to Saturday po yan. Alright? Yes. Philippine time po ito. Okay? Philippine time. Okay. Pag naka-attend ka na, congratulations, ma-approve ka na. Pagka-approve mo, pwede ka nang pumunta sa iyong portal kasi nandun na yung iyong username and password. Kapag nandyan na username and password mo, nakapasok ka na, aba mag-operate ka na at mag-recruit ka na ng riders mo. Alright? So, eto po. Paano, okay, yung 6 steps, ayan. So, paano ka makakapasok sa portal mo? Di ba, binigyan ka ng username and password? Okay, gamitin mo po ito, www.toktok.ph/operator para maka-link po yan papunta sa operatorship. Okay, so i-click mo po yan at papasok po kayo dito. Okay, papasok po kayo dyan sa landing page na yan. Okay, now ilagay mo lang po yung username and password mo na binigay sa email mo. And then, i-send mo lang yan, i-sign in mo lang at
two things you have to do. Nakapasok ka na, mag-recruit ka na ng riders mo at mag-top upload ka na. Ano yung top upload? Ako ginagamit po ito para makabiyahe yung mga riders mo. Yung top upload. Okay, so, paano mag-top upload? Napakadali po. Punta lang po kayo sa portal nyo, okay? And then click nyo lang po yung transaction, i-click nyo po yung top upload. So, i-guide ka dyan kung paano makapagbayad. Alright? So, kung paano makapagbayad, andyan. Alright? So, gusto mo bang agad-agad or mabilis maumabot yung iyong top upload? Aba, magbayad ka using your JC Wallet. Magbayad ka using your GCash. Magbayad ka using your debit card. Magbayad ka using your credit card. So, mabilis po yon dumating. Kung gusto mo naman, di ka nagmamadali, mga 24 hours to 48 hours, aba, magbayad ka over-the-counter banks and over-the-counter non-banks. Okay? Mga bayad center. Pwede po yon. At kapag nakapag-top upload ka na, nako, matutuwa yung mga riders mo kasi magkakaload na sila at makaka-receive na sila ng booking. Again, hindi po makaka-receive ng booking pag walang load ang iyong mga riders. Kaya, importante na may load po sila. Okay? Okay, so, eto na po. Okay? Eto po yung kita o kitaan ng isang operator. Okay? Now, sa tinap-upload mo, okay, 7%, dyan mo i-base yung iyong kita. Okay, so, eto po yung formula. 5,000, kunyari, kanina yung example natin, i-divide po natin yan ng 20% and multiply by 7%. Yan po yung ating formula. Okay, so sa formula natin, ayan po yung computation at yung 1,750, yan po yung kita mo na 7%. Okay, na 7%. Okay, so sa ating proseso, ano, yung 7% ay papasok agad yan. Saan? Advance po ibibigay ng company yan. Pagka top upload mo, bibigay agad, papasok sa JC Wallet mo. Opo, at pwede mo na po yan ma-incast tuwing Tuesday. Alright, so napakadali, di ba? Ayan po. So, being an operator, eto po, tignan nyo. Kanina, traditional na operator, di ba? Traditional operator, 20% siya. Ito, hindi traditional, online. At napakalit ang puhunan. 7% plus yung 3% pag nag-share ka ng delivery link and referral code, aba, parang yung 10% ay binigay po sa atin. Tama ba? Napakabait talaga ng mga may-ari ng TokTok. Imbis nakita na nila, okay, yung 20% sa kanila na susuluhin nila, hinati pa nila at binigay pa nila sa mga online franchisee and operator. Eh, pwede kang maging online franchisee at the same time operator. Tama? Yes, kaya privilege, 10% po kayo. Okay, so, again, meron po kayong 100 na riders na pwedeng makuha. Okay, meron kayong 100 slots para sa riders na yan. So, tamang riders lang po ang kunin nyo, yung masipag at di mareklamo. Okay? At patas lumaban. Yan po yung kunin niyo para magtagal po yung mga, yung negosyo nyo na to. Kasi kung maling riders ang makuha nyo, nako, nako, sakit sa ulo. Tama? Ayan, so, ito po, ang contract natin is renewable annually. Pag hindi nyo po ito gusto na, okay lang. Okay? Pero pag gusto nyo i-renew, i-renew po. At minimal fee lang po ang renewal po nito. Okay? Maliit lang po. Okay? Nakausap namin ang mga may-ari. Maliit lang daw po siya. Okay? Now, at tayo po yung nakaka-deliver na Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? At don't forget, since ito po ay franchising, meron po tayong monthly royalty fee. Okay? Na 5%. Ang monthly royalty fee, ito po yung binabalik po natin sa may-ari na nagbigay ng privilege sa atin na gamitin yung kanilang logo at negosyo. Okay? Para makinabang tayo dito. At ang good news ito, waive po ito until June 30, 2021. Ibig sabihin, sa July 2021 pa lang tayo mag-start magbayad ng royalty fee. Ang royalty fee po na 5%, paano po yan in actual? Ganito po. Kunyari, sa loob ng isang buwan, kumita ka ng 10,000. Okay? 5% of 10,000 is just 500 pesos. Eh, tingnan mo ah, 9,500 ka. Okay, 500 lang sa may-ari ng kumpanya. Grabe, di ba? Ayun po ang royalty fee. Okay, pasensya na po kayo. Medyo nakatutok kasi yung aircon sa akin. Nasipon ako ng konti. Okay, anyway, paano po maging TokTok rider? Ganito po kasimple. Hingiin mo po yung application form o yung rider's application link sa operator na pag-a-applyan mo. Okay, operator, makukuha nyo po itong rider's application link sa inyong account sa portal po ninyo. I-click nyo po yung dashboard, makikita nyo po dyan yung rider's application link. I-copy nyo lang po yan at isend nyo lang sa mga riders nyo.
At si Ryder po, hindi na po kayo magkikita, hindi nyo kailangan magkita. Okay? Ibigay lang po yan, pagka-click yan, papasok agad siya sa TokTok Riders registration form. At importante po na professional po yung driver's license ni Ryder. And yung ORCR ay nakapangalan po sa kanya. Or kung hindi naman, kailangan niya po ng authorization letter dun sa nagmamay-ari ng motor. Okay na katunayan na pinahiram niya ito. Okay, meron po tayong kailangan din na latest NBI clearance, okay, para alam natin na clean slate yung tao at walang kaso or walang nakabinbing kaso. Okay, so ayan po yung mga importanteng kailangan ni riders. Alright, so ayan, maski kakilala niyo po yung tao, kailangan pa rin ng latest NBI clearance. Okay, pag sinend na ni rider yan, nako, makikita na ni operator yung application niya kasi papasok po siya sa kanyang portal. So, i-click lang po niya yung accounts sa portal niya and then yung click niya po yung TokTok Rider submenu, makikita niya po ang mga nag-apply. Okay? I-click lang po niya yung view individually, i-click niya po yan para makita niya kung ano yung mga sinend or in-upload ni Rider. Kapag okay na at kompleto na, paatinin niyo po ng Rider's training itong si Rider para alam niya kung anong ginagawa niya para hindi niya kayo ni-istorbo lagi. Okay? Ayan. Pagka in-approve mo na yan, congratulations, makaka-receive po ng, okay, take note ha, text itong si rider na approved na siya as rider. At loadan mo na siya para makabiyahe na siya. Alright, so nationwide na po yan. Okay, sa mga major cities nationwide, meron na po tayong mga TokTok deliveries. Okay, so ladies and gentlemen, ito po yung income formula ni rider. Kunyari, ang pinaload niya is 500 pesos. Okay? Kunyari lang ha, 500 pesos. Magkano man yung load niya, i-divide natin ng 20% multiplied by 80%. Kasi 80% yung kita niya. Okay? So, laging constant po yung 20%. So, ladies and gentlemen, etong example ko na to, ayan, makikita nyo naman, ano? So, kapag naubos ni rider o inubos ni rider sa kakabiyahe yung 500 pesos, congratulations, makakalikom siya ng 2,000 pesos. Ang tanong, yan na bang income niya? Aba, hindi pa. Kasi di ba nagbayad siya ng 500 pesos para sa load niya? Siyempre, ima-minus yan. Tama? So, ang lalabas, 1,500. Question, yan na ba ang kita niya? Hindi pa. Depende sa kanya kung gano'n siya katakaw magmerienda o kumain. Di ba? Tapos, magagasolina din yung kanyang motor. Tama? So, ang naiwan, ayan, sa kanya na. Yun po yung net na niya. Okay, so hanap po kayo ng mga masisipag na rider at matitino para po sa negosyo natin. Alright, so ladies and gentlemen, ayan po, kung masipag si rider, nako, biyahe ng biyahe yan, maski anong oras. Okay, hindi yung mga namimili. Okay, ladies and gentlemen, matinong rider lang po ang piliin natin. Okay, so anyway, ito po yung tatlong paraan para kumita ka sa nilabas mong puhunan na 17,888. Okay, yung 3% po na yan, okay, kung ikaw ay TokTok online franchisee. Yung 7% naman nakita ay kung ikaw ay TokTok franchise operator. At yung 80% nakita naman kung ikaw ay TokTok rider. At yung tatlong yan, again, pwede mong gawin lahat yan. At ang good news pa nito, meron pa siyang plus. Okay? Plus, TokTok, plus. Alam nyo naman yan. Ito yung nabanggit natin kanina. Meron po kayong kita sa ating mga food cart franchise concept na pwede mo ring magawa online. Ito po yung mga Showmaking Express, Mang Box, Boy Bondat, Siopaw Da King, di ba? Siomai King, di ba? Yan. So, ano pa? Burger Factory at saka yung sikat na sikat nating Noodle House. Tama? So, yan po. Plus. Meron tayong Copper UV Bottle na pwede mong ibenta online din. Meron tayong Copper Mask. Meron tayong Ninja Ion. Ang dami! Di ba? Maswerte ka. At eto pa. Eto pa ang good news. Excuse me po. Pangmalakasang partnership po ito. Take note ha. Pangmalakasang partnership, SM Supermalls. Hindi lang po. Hindi po buo muna. Ano? Lima muna na mga SM ang nag-acknowledge po. Ano? At nakipag-partner po sa atin. Alright? So, una itong SM Bikutan. Pangalawa, SM Muntinlupa. Pangatlo, SM City Sukat. Ito namang isa, SM Hypermarket Sukat Lopez. Okay? At of course, yung SM City
BF Paranaque. So ito pong lima na to, ito po yung initial, okay? Initial na partner po natin para sa ating pabili service, okay? Pabili service po ng TokTok. Okay, napakadali po nito, ano? Meron na po kayong magsha-shopping para sa inyo na mga riders kung hindi ka makalabas, lalo na extended ng MECQ, napakadali din po mag-book dito. At okay, i-deliver po 'yan at your doorstep. All right? So 'yan po yung isa sa mga paraan at good news pa, ito pa, good news pa sa mga online franchisee. Dagdag na naman ito, nakita sa inyo. Kasi may 3% ka kapag ginamit nila yung link mo sa Pabili Service. Alright? So, ito po yung link na pwede nyong gayahin na pattern. Okay? Di ba may mga ID numbers kayo? Ilagay nyo lang sa dulo. So, ito po yung pinaka-pattern natin. https://toktok.ph/pabiliservices/your-ID-number. Pag ginamit nila yan, para rin yung delivery link ito, no? Pag ginamit nila yung link na to at nagpa-deliver sila, aba, congratulations, may 3% ka pag successful po yung deliveries na yun. Alright, so ganun lang po kasimple kumita dito. Ang negosyong ito ay gawa na. Okay, ikaw na lang po ang kulang dito. Okay, remember, business at your fingertips, di ba? All you have to do is you post, we deliver, you earn. Again, you post, we deliver, you earn. Napakasimple. You post, we deliver, you earn. Ikaw na lang po talagang kulang nito. Gawang-gawa na po. Even po yung mga posters na yan, ginagawa po ng company yan para i-post mo sa social media. Tama, di ba? Ang galing. Ikaw na nga lang talaga ang kulang. Okay, anyway. Diyan po nagtatapos ang ating orientation. At pasensya na po kayo. At medyo nakakuha ko ng sipon ng konti. Okay, so TokTok online orientation, ginagawa po natin ito Monday to Saturday, okay? 7 PM Philippine time, okay? And to be followed by TokTok operator and or showmaking technical training, okay? 8:30 PM, okay? Philippine time. At kung gusto niyo pong maka-attend, ang kakilala niyo dito, i-add niyo lang po sila sa ating Facebook page na online franchise group. Okay? So, gaya ng ginawa ng sponsor niya. And then, talk to your sponsor, okay? So, eto po, ladies and gentlemen, ano pong araw ngayon? Okay, kung ngayon po ay Thursday, tama ba? Ngayon ay Thursday, okay, 8:30 PM, ito po yung Zoom meeting para sa ating TokTok Operators Technical Training Preview. At every Wednesday and Friday naman, yun pong Showmaking Technical Training. Alright, ayan po, of course, with AD Jeff. Okay, yan po yung training mamaya. Ayan po, copy nyo na po yung meeting ID para makapasok po kayo kaagad at 8:30 PM. Okay? So, ayan po. Maraming salamat po. At ito po yung mga ating mga riders na nag-motor. Nagugutom ka na ba? Ipapusok mo na yan. Gusto mo ba magpaganda ng araw ng iba? Ipapusok mo na yan. Magpasaya kahit na walang pasyon. Pamilya ng mga riders na magagalang kausap at malinis humarap. Ang pinakabagong mobile delivery service, TokTok. Pag meron pong ipapadala, ipatoktok mo na yan. Gusto mo bang magpaganda ng araw ng iba? Ipatoktok mo na yan. Basta TokTok rider ka, pogi ka. La risa más icaria. Nagugutom ka na ba? Ipatoktok mo na yan. Pamilya ng mga riders na magagalang kausap at malinis humarap. Pag meron pong ipapadala, ipatoktok mo na yan.